Reaction mo, sa pagsusorry. Pero yun mo, January 1, nag-upload siya ng apology. Hindi, ah. Okay lang. Di ba yung for him na mag-apologize to sa mga sinabi niya sa amin ni Christine, that's something, di ba? At least sa kanya nanggaling yung ano, yung apology, di ba? At siyempre nga, kailangan nang tanggapin mo, nag-sorry na nga. Pero nasaktan ka ba na yung sa mga sinabi niya? No? Hindi, kabaklaan lang, di ba? Parang, sa ating sa showbiz pa na kasasaktan pa tayo. Okay na po lahat. So, in a way, parang hindi nyo na rin in-expect na mag-apologize. Oo. Kung hindi sa mag-apologize, so ano, okay lang. Di ba? Ang showbiz naman kasi, hindi naman tayo dapat nagtatanim ng galit. Para tayo nga, di ba, sa isang bahay, lakaran lang tayo ng lakaran tayo rin ng sasalubong. Di ba? Kaya nga nakakainis pag taga-showbiz mismo nag-aaway-away. Kasi kumbaga, isang bahay tayo, dapat tayo kambi against nung outsider. Eh hindi ang nangyayari, tayo mismo nag-aaway. Parang ang pangit tignan, di ba? Oh. Pero nakita mo naman na sincere naman si Billy. Oo! Yung pangingilang na sorry, eh, hindi sincere yun, no? Sincere. That's enough. Oh, kung mabigat sa loob niya, nag-sorry naman siya, di okay lang. Alam naman sa questioning ko ba, sincere ka ba o hindi. Nag-sorry ka na nga. Oh, yun lang. So, para sa inyo, okay niya, tapos na. Oo! Basta sa akin kasi, hindi ba? Hindi ka gaya sa ibang, sa politika, pag sinabi, papatayin kita, talaga may pumapatay. Sa showbiz, may narinig ka ba na ganda bang nagpatayan na magkaaway? Never. Kasi para tayong iba yung, ano, natin, iba yung friendship natin eh. Parang pamilya, kaya di ba ang sakit? Parang yung ano ha, sabi ko nga, ang point ko, si Bong, si Jinggoy, kung ano ha, nakunood, kung talagang may kasalanan sila sa ginawa nila, hindi ako tanggapin nila na may kasalanan natin, tanggap ko pa. Yung compassion lang na kasamahan mo, nasaktan, nakulog, nakaano. Yun lang ang hinahanap ko. Hindi yung sabihin mong maniwala ka, walang kasalanan. Hindi. Pag sa akin, may kasalanan siya o wala. Dahil magkakasama tayo sa industriya, tayo dapat magkakampi. Tayo dapat sino pa kakampi natin kung wala, di ba? Ngayon, kung ano, ngayon, dinesisyonan na ng korte. Kaya nangyita ko doon sa mga baser na isoli, hoy! Senador na nga yan, isang tambak na ano. Ngayon, lahat ng boboto nga, bobo. Ganon ka ano. Kailangan pa ba para patunayan? Kaya nga, ano pang validity ang gusto nyo? Eh, hindi naman pala tayo naniniwala sa korte. Eh, ba't pa tayo may korte? Correct. Diba? O, na, ito follow-up lang kayo, Senator. Kasi sinasabi na dahil kayo na Senator Bong, kaya hindi na ni-review ang kontrata ni Janine sa GMA. Hindi, ano naman pakailan ni Bong Revilla ni Janine? Ano masasabi mo? Ano masasabi mo doon? Dahil na parang ang dating kinampihan ng network feed. Senator, oh boy. Ito ha, kung sakaling totoong kinampihan ng GMA si Bong Revilla, di ang saya-saya ko, parang ang laki na pasasalamat ko sa GMA. Pero kung iisipin mo, ang GMA, business yan. Hindi ka pawawalan ng GMA kung papakinabago ka. Kaya ba, hindi ba kailangan isipin nila, baka walang pakinabag kayo dyan eh, kaya pinawala. Hindi, yun lang ano ko. Kasi there's a big difference between yung nirenew ka at hindi ka nirenew. Kasi parang ano eh, as a manager ako ha, halimbawa hindi rin yung ano ko, yung alaga ko. Pag damage control ako, ay hindi na kami nag-renew, may alaga sa amin sila. Yun ang gagawin ko. Pero yung parang ano mo, kaya hanga ako yung Chris Bernal eh. Di ba siya accepted na hindi siya nirenew, na gusto niya pa rin maging kapuso, pero hindi na siya nirenew. Ngayon, pero kung ang sakali at meron pa alok sa kanya gusto niya, honest siya. Eh ba't ngayon ikaw, kung hindi ka talaga nirenew, ba't kailangan pa maraming dramang hindi nirenew dahil ano, pagbibigay ka pa ng duda na kaya hindi nirenew dahil ang kinampihan si Bong Revilla. At pakailan ni Bong Revilla sa kanya, jug-jug ba sa jug Bong? Ba, hindi ba sa jug-jug? Kung sino jug-jug siya, maintindihan ko pa. Hello, so, ano ba? Alisin nyo na isa nangyari talaga? Hindi, ang ibig ko sabihin, ang artista naman, commodity yan eh. Pagka hindi ka kailangan na, ano, tanggapin mo na bumaba ka. Diba? Tanggapin mo na ngayon, hindi ako kailangan, kaya siguro pinawawalan ako. Huwag ka nang ma-arte pa yung mag-illusion pa. Diba? Tanggapin mo yun, ha? Nag-i-slide minsan ng popularity mo, nag-ano, diba? Kaya ako talaga, ang pinaka, the sweetest moment sa akin noon, nung sinabi talaga ng GMA na itutuloy nila yung programa nito. Kasi napakalaking bagay nung kebo, after nung krami, tapos yung ituloy ng GMA yun, no? Napakalaking bagay nun sa akin. Tiwala pa rin. Oo, tiyatan na kung malaking utang na laban sa GMA. Tapos ngayon, kaya meron naman din siguro akong rason kung ba't sasakit yung ano ko kay Janine, di ba? Ngayon, eto binibigyan ng chance, ha? Tapos biglang,
Ano ka? OMG! OMG ka dyan. Manay, ano reaction ni Manay Lolo? Ni ano? Manay Christy? Siyempre nagkita ko kanina. Ah, kanina. Tuwang-tuwa siya. Doon sa pagsasorry ni ano? Oh, ni Rusto. Kasi it's enough. Nag-sorry siya. Di ba? For him to accept yung ano niya. Parang lalaki naman siya. Di ba? Hindi ka baklaan. Ayun. Thank you po. Thank you. Patagilan niyo ako, no?